paano ko malalaman kung ako nga ay may hypothyroidism? Nagagamot ba ang hypothyroidism? Mawawala pa ba ito? Gaano ba ito kadelikado kapag napabayaan? Ano ang mga posibleng komplikasyon ng hindi controlled na hypothyroidism? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Dianne, ang inyong host dito sa Tagalog Health Talks. Ang unang tanong po, paano ko ba malalaman na ako nga ay may hypothyroidism? Ang pagdetermine na po kung ang isang tao ay may underactive na thyroid ay sa pamamagitan ng mga sumusunod. Ang una po ay ang pagtingin ng inyong doktor sa inyong mga sintomas. Medyo tricky nga lamang po ito. Bakit? Sapagkat ang hypothyroidism po ay walang special na characteristic symptoms na maaaring malaman kaagad kung ang inyong nararamdaman ay hypothyroidism nga ba. Ang ikalawa po na maaaring gawin ng inyong doktor ay ang pagkuha ng inyong medical at family history. Kinakailangan nyo pong masabi sa inyong doktor ang mga sumusunod. Una, may napapansin ka bang pagbagal sa proseso ng iyong katawan tulad po ng mga nabanggit natin? Ikalawa, kung ikaw ba ay nagkaroon ng thyroid surgery? Ikatlo, kung ikaw ba ay sumailalim sa radiation therapy sa iyong leeg? Ikaapat, ikaw ba ay may iniinom na mga gamot na maaaring magdulot ng mababang thyroid hormones or hypothyroidism tulad ng amiodarone, lithium, interferon alpha at mga gamot sa depresyon or yung SSRIs? Ikalima po, at kung ang iyong pamilya ba ay mayroong history ng pagkakaroon ng sakit sa thyroid, ito po ay sa kadahilan ng ang medical condition related sa thyroid ay kalimitang namamana. Kaya ipinapayo po ng mga eksperto na kung kayo o ang isa sa inyong malapit na kapamilya, halimbawa po ang inyong tatay, nanay o kapatid ay na-diagnose ng hypothyroidism, pinakamabuti po na magkaroon din kayo ng periodic thyroid function test. Ang ikatlo po na pwedeng gawin ng inyong doktor upang ma-determine niya kung kayo ay may hypothyroidism ay ang pagsasagawa po ng isang physical assessment or exam ng inyong doktor. Ito ay isa rin po sa mga diagnostic procedures para ma-determine kung kayo nga ba ay may hypothyroidism. E-examinin po ng inyong doktor kung kayo ba ay nagkakaroon ng tuyo or dry na balat, kung may pamamanas po ba or edema, kung meron kayong mas mabagal na body reflexes, at kung mabagal ang tibok ng inyong puso. Titingnan niya din po ang inyong leeg para eksaminin ang inyong thyroid gland kung ito ba ay namamaga. Ang sunod po at pinaka-importanting diagnostic procedure na maaaring gawin ng inyong doktor ay ang pagsasagawa po ng blood test. Dahil po sa maaaring magkaiba-iba ang mga senyales at sintomas na nararanasan ng mga taong may hypothyroidism at ang mga nabanggit po na sintomas or senyales ay maaari din pong palatandaan ng ibang sakit or ibang medical na kondisyon, ang pinakamahalagang test po para makasigurado kung kayo nga ba ay may hypothyroidism ay sa pamamaraan ng pagsuri ng inyong dugo. Susuriin po ang inyong dugo para sa tinatawag na thyroid stimulating hormone or TSH at thyroxine or T4. Ito po yung tinatawag na thyroid function test. Ang TSH ay inilalabas po ng ating pituitary gland. Yan po ay located sa ating utak. At ito pong TSH ang nagsasabi sa ating thyroid gland na, huy, gumawa ka na at mag-release ng thyroid hormones. Kapag po mataas ang TSH mula sa ating utak at mababa ang T4 mula sa ating thyroid, malamang-lamang po ang ibig sabihin ito ay may hypothyroidism ang isang pasyente. Ngayon, maaari pong magtanong kayo, hindi ba at dalawang hormones ang inilalabas ng ating thyroid gland, ang T3 at ang T4? Bakit T4 lang kasama ng TSH mula sa pituitary gland sa utak ang tinitingnan madalas ng mga doktor? Bakit hindi masyadong tinitingnan ang T3? Although ito po ay kasama din sa inyong thyroid function test, kalimitan po itong T3 ang pinakahuli sa thyroid function test na nagiging abnormal. Kadalasan po, mas nakikita kaagad na mataas ang TSH at mababa ang T4. Nagagamot ba ang hypothyroidism? Mawawala pa ba ito?
Sagutin po natin yan. May gamot po para sa hypothyroidism. Ngunit, ito po ay kalimitang walang lunas at karamihan po sa mga pasyenteng na-diagnose ng ganitong kondisyon ng hypothyroidism ay mayroon nito habang buhay. Ang ilan po sa mga exemptions nito ay ang pagkakaroon ng mababang thyroid hormones na sanhi ng tinatawag na viral thyroiditis at kung ito po ay nangyari pagkatapos manganak ng isang babae or yung tinatawag po na postpartum thyroiditis. Ang viral thyroiditis po ay tumutukoy sa impeksyon sa ating thyroid gland, sanhi ng virus tulad ng mumps, influenza, at iba pa pong respiratory viruses. Kapag ito po ang dahilan ng pagbaba ng thyroid hormones ng isang tao, usually po ay bumabalik din sa normal ang functions ng kanyang thyroid glands pagkatapos ng ilang buwan at pagkatapos po ng paggagamot na inireseta ng kanyang doktor. Meron din po namang mga pasyente na nagkaroon ng thyroiditis or inflammation ng kanilang thyroid gland pagkatapos na sila ay manganak. Ito po ay maaaring initially magresulta sa hyperthyroidism or sobra naman ang nire-release na hormones ng iyong thyroid gland. Pero eventually po, ito ay magre-resulta sa hypothyroidism. Ngunit ito pong postpartum hypothyroidism ay kalimitan ding bumabalik sa normal within 12 to 18 months pagkatapos ng paggagamot. Although wala pong lunas sa hypothyroidism, ito pong kondisyon na ito ay maaaring makontrol sa karamihan ng mga pasyente. Ito po ay ginagamot sa pamamagitan ng pagre-reseta sa inyo ng inyong doktor at pag-inom nyo ng tinatawag na hormone replacement na gamot. Kalimitan pong inire-reseta ng mga doktor ang pag-inom ng gamot na tinatawag na levothyroxine. At ito po ay usually iniinom araw-araw. Isa po itong tableta. Karamihan po sa mga pasyenteng umiinom nitong levothyroxine ay nakakaranas ng ginhawa mula sa kanilang mga sintomas sa loob ng 1 to 2 weeks. Ang pag-inom po ng levothyroxine ay malamang-lamang na kinakailangang inumin ng isang pasyente habang buhay. Mahalaga din po na magkaroon kayo ng regular na ugnayan sa inyong doktor. Huwag pong magpaliban-liban sa inyong medical appointment sa kanya. Sagutin naman po natin ang sunod na katanungan. Ano ang maaaring komplikasyon ng hypothyroidism, lalo na kapag ito ay napabayaan? Ang hypothyroidism na hindi naalagaan o hindi po nagamot ng tama ay maaaring magresulta sa iba pang medical conditions tulad po ng mga sumusunod. Ang una po ay ang goiter. Ang hypothyroidism po ay maaaring maging sanhi ng paglaki ng thyroid gland ng isang tao. Ito po ay tinatawag na goiter. At kapag po lumaki ang thyroid gland ng isang tao, maaari po siyang makaranas ng paghirap sa paglunok at paghinga. Ang ikalawa pong posibleng komplikasyon ng hypothyroidism ay ang sakit sa puso. Pinapataas po ng hindi controlled na hypothyroidism ang risk ng isang taong magkaroon ng sakit sa puso. Katulad po ng heart failure, arrhythmia o irregular na tibok ng puso at atherosclerotic heart disease kung saan po nagkakaroon ng mas maraming bara or plaques or fatty deposits ang ating ugat. Ang ikatlo po na sunod na posibleng komplikasyon ay ang tinatawag na peripheral neuropathy. Maaari pong ma-damage ng untreated or uncontrolled hypothyroidism ang ating mga ugat sa paa, sa kamay at sa iba't iba pa pong bahagi ng ating katawan. Ang peripheral neuropathy po ay magiging sanhi ng pananakit, pamamanhid at tusok-tusok na pakiramdam sa ating mga braso, kamay, binti at paa. Ang ikaapat po, infertility. Ang mababang level po ng thyroid hormones ay maaaring makaapekto sa pag-ovulate ng isang babae at maaari po siyang mahirapang magbuntis. Ang ikalima po, birth defects. Ang mga sanggol po na ipinanganak ng isang nanay na hindi controlled ang hypothyroidism ay maaaring makaranas ng physical and mental problems. Ang ika-anim po ay ang tinatawag na myxedema coma. Ito po ay bihira, ngunit napakadelikadong kondisyon kapag ang isang pasyente pong may hypothyroidism ay hindi nagamot sa mahabang panahon.
ito pong myxedema coma ay maaaring matrigger ng infection or kahit ano pong source ng stress sa katawan ng tao. Ang mga palatandaan po ng myxedema coma ay intense cold intolerance at susunod po dito ang sobrang kawala ng enerhiya or lakas. Pagkatapos po nito ay maaaring mawala ng malay ang isang tao. Ito pong myxedema coma ay isang medical emergency. Para po sa bottom line ng ating Tagalog health tips today, ang hypothyroidism po ay isang karaniwang endocrine condition kung saan ang ating thyroid gland ay hindi naglalabas ng sapat na thyroid hormones na kailangan ng ating katawan. Wala pong characteristic symptoms ang hypothyroidism, kaya't kinakailangang sumailalim ang isang pasyente sa ilang diagnostic procedures na irerekomenda ng kanyang doktor. Ang isang tao po na may underactive thyroid or hypothyroidism ay maaaring makaranas ng mabilis na pagkapagod, pagtaas ng timbang, cold sensitivity, tuyo or dry na balat, pagbagal ng tibok ng puso, depresyon, at problema sa memorya. Kadalasan po ang hypothyroidism ay madaling kontrolin sa pamamagitan ng pag-inom ng synthetic hormones na irereseta ng inyong doktor. Maaari din pong may ilang beses na magbabago ang inyong dosage ng gamot. Bakit? Ito po ay para mai-adjust ito sa tama base sa kailangan ng inyong katawan. Mahalaga po ang inyong compliance sa mga inireresetang gamot at iba pang treatments ng inyong doktor at ang regular na pakikipag-ugnayan sa kanya. Ito po ay para mas makaiwas ang taong may hypothyroidism sa mga posibleng komplikasyon nito, katulad ng pagkakaroon ng sakit sa puso at ang tinatawag na myxedema coma, kung saan ang sobrang mababang thyroid hormones po ay magdudulot ng pagbagal ng mental status ng isang tao, hypothermia o pagbaba ng kanyang body temperature at iba pa pong sintomas na nangangahulagang bumabagal at humihina na ang functions ng kanyang mga organs. Ang myxedema coma po ay itinuturing na isang medical emergency. Para po sa iba pang Tagalog health videos, pakilike lang po ng aming mga videos at mag-subscribe dito sa aming channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Dianne at salamat po sa panonood!